21 anyos lang, pero veterano na sa panghuhuli ng mga King Cobra. Si Jerome ng Compostela Valley, ang tinatawag nilang King Cobra Hunter, na siya ring takbuhan ng mga nakakagat ng makamandag na mga ahas. Alamin natin kung ano ang kanyang sikreto. Nitong bisperas ng undas, halos mamatay sa kaba ang mga residente ng Barangay Belmonte, Laak, Compostela Valley o Comval. Ang isa kasi nilang kapitbahay, walang kaabog-abog, bigla na lang dinakma ang mahigit 7 talampakang ahas na ito na nasa tabing kalsada. Iyan na ba? Ipataas na. Ano naman yung sambati ay sa kuwano? Dito ba? Pinulupot ang ahas sa braso ng lalaki. At buong tapang pa nitong i-display sa mga usisero. Ang lalaki sa video, ang 21 anyos na si Jerome. Kwento ni Jerome, King Cobra ang kanyang nahuli. O kung tawagin sa kanila, panakol. Ito yung puno, sir, na puno ng niyog na nakuhanan ng King Cobra. Balak daw sana nila itong buhayin para ibenta. Pero sa takot na baka bigla na lang itong umatake, agad nila itong pinatay. Pagkatapos kong patayin yung aser dito, ko po tinapon sa may fish pan. Ano, sir? Si Jerome daw talaga ang takbuhan ng kanilang barangay sa tuwing may namamataang ahas, lalo pat malapit sila sa kabundukan. Parang may agimat siguro. Eh, kasi pag nakikita niya yung may ahas na may King Cobra, humihina yung ahas daw eh. Kahit marami na ahas na nakuha ng itong batang to eh. Pero hindi lang daw mga ahas ang kaya niyang sugpuin. Siya rin daw ang hinihinga ng saklolo sa tuwing may nakikitang mga tarantula at bayawak. Pero ang pagpapakabayaning ito ni Jerome, minsan na rin daw nagdulot sa kanya ng peligro nung siya'y natuklaw. May nakita akong cobra, tumayo, tapos pumunta sa akin. Pag ano ko ng stick, nakawala yung liig niya, tapos yun, natuklaw ko dito. Ang ginawa lang daw niya noon, sip-sipin ang kamandag ng ahas. Yung tuklaw niya, kinagat ko rin, tapos kinuha ko yung dugo, tapos dinurara ko yung lason. Yung pagsisip-sip ng dugo na yon, hindi rin siya ina-advise. So yun yung akala ng mga tao hala na sa probinsya na pagsisip-sipin, matatanggal agad yung kamandag. Hindi totoo yon. Ang mga nahuhuli niyang ahas, kung hindi raw pinapakawalan sa malalayong mga lugar, ipinanlalaman tiyan. Natatakot ako, pati kaming lahat dito. Sabi nila, mga 24 hours, pag kinakagat ka, wala na tayong buhay. Ang layo ng ospital dito. Ayon kay Dr. Andy Myontan, eksperto sa infectious and tropical diseases, ang bilis ng epekto ng kamandag ng banakol o cobra, nakadepende kung saang parte ng katawan ka nito kinagat. Yung poison na yun ay tinatawag nating neurotoxin. So ang pinupuntirya niya yung ating nervous system. Nakamamatay talaga siya. Gano'ng kabilis, depende rin kung saan ka nakagat at gano'ng kadami yung lason na naibigay niya sa bawat kagat. Ang pagiging wildlife hunter ni Jerome, lubhang delikado. Ginagawa ko para matulungan yung kababayan ko dito na baka matuklaw ng ahas. Alam ko naman kung paano kunin yung kagat niya. Unang tingin, para lang siyang nakikipaglaro sa mga mababangis na hayop. Huwag na huwag pong gagayahin, lalo na ng mga bata. Dahil sa totoo lang daw, mukha man siyang matapang, habang nakikipaglingkisan sa panganib, panay naman daw ang kabog ng kanyang dibdib.